Listen to this, guys. Kano kanina? Tinatanong ko lang. Wala. Meron! You know, you cannot enter the kingdom of God. Yan, sa Meron! Sumuel! I don't believe in God either. Someone who is higher spirit will tell you, you are beautiful, but you make your body dirty. It doesn't matter naman po. Ayun nga yung hindi din po pasok sa langit yung mga nangingialam sa buhay ng iba. That is the king of Babylonia. Kayo po ba sure kayo makapasok kayo sa lahat? Sa sinasabi nyo ngayon? Okay. Ano may isa mo yung katawan mo? Hindi ko naman po need ng opinion niya. There's a lot to take from this video at bakit ako magre-react sa video na to? Kasi ang dami nyo na naman nagtag sa akin. At marami tayong makukuha ng aral sa video na to. So in summary, si ate tinanong nung lola kung ano religion niya. Sabi niya wala. Sabi ni lola, hindi ka makakapunta sa langit dahil sa tattoo mo. Sabi ni ate, she doesn't believe in God. So I'm assuming she's an atheist. Therefore, we can assume na si ate hindi rin naniniwala sa Bible kasi hindi siya naniniwala sa Diyos. Well, si lola, sabi niya born again siya. So yan yung positioning natin sa video na to. Now, let's address yung first concern. Sabi ni lola, hindi ka makakapunta sa langit kasi may tattoo ka. That's a big, big lie. False, false, false. Huwag po kayong maniniwala doon. That's a big lie from Satan. Nung sinabi ni lola yon, ito naman yung sinagot ni ate. Alam niyo yung hindi din po pasok sa langit yung mga nangingialam sa buhay ng iba. Hindi rin po ako agree doon. Though, mali naman talaga na mangialam ka sa buhay ng iba, pero hindi po yun yung magiging reason kung bakit hindi ka makakapunta sa langit. Isa lang po ang reason kung bakit ang isang tao ay hindi makakapasok sa langit at mapupunta sa impyerno. If you reject Jesus Christ, because He is the only way to the Father. So if you reject the only way, sa kadadaan. Now mag-focus tayo sa sinabi ni Lola since kinilim niya na believer siya. For me, that's not very Christian and that's very wrong. You cannot judge someone dahil lang may tattoo at sasabihan mo na hindi ka makakapasok sa langit dahil sa tattoo mo. At hindi porkit may tattoo ka, ay hindi ka na maliligtas. Alam niyo po ba kung sino yung mga taong mapupunta sa impyerno? Ito, basahin natin. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin or who worship idols or commit adultery or are male prostitutes or practice homosexuality or are thieves or greedy people or drunkards or are abusive or cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Sino yung mga taong yun? Tayong lahat yun. Sabi sa Bible, all liars will be thrown into the lake of fire. So, nagsinungaling ka na ba sa buong buhay mo? If yes, you are hellbound. Deserve mo mapunta sa hell. We are all sinners. That's why we cannot condemn. But because of Jesus, we are cleansed. Ayun, yung sumunod na verse dyan. Tingnan nyo. And that is what some of you were. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Diba? Who are we to judge? We don't deserve His grace. But that's how His grace works. We don't deserve it, but He gave it anyway. Again, there's only one reason kung bakit di ka makakapunta sa langit. Unbelief. Rejecting Jesus Christ as your Lord and Savior. And that's not how we share the gospel. You cannot win so like that. Ang daming ganyan tao ngayon. Wini-weaponize yung Bible para atakihin yung ibang tao. You hypocrite, first take the plank out of your own eye. And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Who are we to judge? Hindi natin pwedeng i-judge yung isang tao na hindi siya mapupunta sa langit dahil lang may tattoo siya. Sobrang mali nun. O kahit nasabihin na natin na sinabi ni ate na hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi pa rin natin pwedeng i-judge siya na hindi na siya mapupunta sa langit kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanya bukas. Maaaring magbago siya kinabukasan. Mga kapatid, don't judge dahil sa outside appearance ng isang tao. That's not our job. Our job as a Christian is to share the gospel, to plant the seed. Ang daming ganyan ngayon. Yung iba, nagkiklaim pa na Christian sila. Tapos, kapag nakakita ng tao may tattoo, ang sinasabi agad, kriminal, masamang tao. Nakikita nyo ba puso nila? Tama nga sabi sa Bible, oh, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang dami kong kilalang tao,
punong-puno ng tattoo yung katawan, pero napakabuti ng puso yung iba, naglilingkod pa para sa Panginoon. Stop acting like, oh, I'm holier than you, kasi nagbabasa ka ng Bible, kasi madalas ka magsimba. Stop it! Stop weaponizing the Bible! At ito pa yung gusto kong i-address, yung last part. Kayo po ba sure kayo makapasok kayo sa lahat? Sa sinasabi nyo ngayon? So, tinanong si Lola kung sure ba siya makapasok siya sa langit. And then, medyo na speechless siya. Tapos, ang sinagot niya, born again ako. Well, technically, tama kasi John 3 verse 3, di ba? Kausap ni Jesus si Nicodemus, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pero that's not the best answer. And if you are a real reborn Christian, di ba napakadaling sagutin ang tanong na yun? With confidence pa dapat kapag yun ang tinatanong sa ating mga tunay na Kristiyano. Kasi alam natin kung saan tayo mapupunta. Kaya para sa akin, hindi yun yung tamang sagot. Kasi di naman maintindihan yun ng unbelievers eh. Anong maintindihan ng mga unbelievers sa pagiging born again? So again, ang born again po, sa mga hindi nakakaalam, hindi po yan religion. It will never be. Huwag nyo ipilit na religion yan. Hindi. Pag sinabi nyong religion ng born again, hindi nyo talaga alam ang true meaning ng pagiging born again. Kasi may mga tao ngayon na water baptized lang, born again na daw sila. Nagsimba lang sa Christian church, born again na daw sila. Being born again is being born of God. Being born of the Spirit. Meaning you have the indwelling of the Holy Spirit. You are a new creation. The old has gone, the new has come. My last take on this is to pray for both of them, especially kay Lola. So kay ate, pray for her because of her unbelief. Hindi siya naniniwala na may Diyos. Kay Lola, that's not how we represent Christ. Walang kinalaman ang tato ng isang tao sa kaligtasan niya. Again, hindi ka makakapasok ng langit if you die rejecting Christ, who is the only way to heaven. If you reject the gospel, if you die rejecting the gospel, yun ang makakapagpupunta sa'yo sa impyerno. Some may say na nagkikare lang si Lola dun sa babae. I get it. But we cannot just, you know, condemn other people based on their outside appearance without sharing the good news. Diba? Actually, ano na yun eh, good opportunity na yun na i-share yung gospel eh. Yes, we should tell people how serious sin is to a holy God. Pero hindi sa ganong way. Don't act holy because we are all sinners and we all needed a savior and that's Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Bible, be wise as serpents and innocent as doves. Kasi kung ganon yung approach natin, imbis na mapalapit, lalo pang mapapalayo yan. Lahat tayo ay deserve nating mapunta sa impyerno. Lahat tayo ay hellbound. We are all undeserving. Dahil wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We don't judge people. That's not our job. Our job is to proclaim the gospel, to share the gospel, to plant the seed. Yes, dapat sinishare natin kung gaano kaseryoso ang kasalanan sa Diyos, pero dapat sinishare din natin yung magandang balita kung paano gumawa ng way yung Diyos para iligtas tayo. And kaya nga tinawag siyang waymaker. And Jesus is the waymaker. Jesus paid the penalty of our sins. And through Jesus, naging posible yung eternal life. Jesus abolished death, so that we can have eternal life with Him. Amen?